dumami yung subscriber ko kasi dahil sa content. So guys, importante na yung content nyo. Yung LTO. Hindi pa yun, later na yun. Ang content ko talaga, talaga nung una, na talagang pinapanood, yung mga tutorial ko. Tutorial doon sa motor, sa SA. Kasi ako, nag-ahanap din ako ng kung paano yung gagawin sa motor ko. Hindi ako makakita. So ayun mga kagala, dito na kami sa Kawakawayers, then aakit kami ngayon sa taas. First time kong pumunta dito, di pa ako nakakarat sa taas, kaya pumunta tayo ngayon. So enjoy the view na lang mga kagala. So ayun mga kagala, dito kami sa ano ngayon, sa taas ng Kawakawa. Ayan yung view, napakagandang view dito. Papangalang mga Oragon motovloggers dito kasi kapalo talaga umakyat. So yan, kung pumunta kayo dito, napakaganda, napaka-fresco. Hindi pa namin siya nalilibot, mamaya na lang kasi papayagan muna kami. Ayan. Busy yung lahat eh. Busy sa kwentuhan. Mag-detention ako sa Facebook. Abangan nila yun sa last part. Ganun ako. Siya nagturo sa akin, pasabikin mo yung viewers, yun o. Tapos, ilagay mo yung video sa last part. Tip Panda. Ito nagbibigay ng tips si Pops Panda. Minsan nga, inabang ko talaga, yes, thank you, kasi nahagip ako. 28 minutes na yan, nagtsaga nanood, makita lang siya. Nice, nice. Yung iba ina-escape, hanapin yung itsura. Kasi sa analytics, baga nakita naman niya. Ganun yung ginagawa. Sino na bang monetize sa... Laya ka. Wala pa. Wala pa. Ako pa lang. Simula ako, ano, July 24. Dumating na, sir. Sa AdSense. Di ba kailangan $100 muna? Bago umaklaim lahat. Ganyan. Nag-start ako kasi actually ng pag-vlog. Last year. Nag-open ako ng... Last year pa lang ako actually nag-upload. Pero actually, last 2 years, nag-video-video na ako. Ang purpose ko nung paggawa ko ng video, So yan, nagbibigay na, YouTube, ano? Para ma-store ko lang yung mga memories guide, ko sa mga biyahe ko. So not necessarily nag-vlog. Kasi hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin ng vlog, pare. Ewan ko, napanood yung video ni interview sa akin ni Bad Trip Moto. So nandun yung explanation. Tapos later na lang ako natutong mag... Naku na mga video ko, hindi nga ini-edit eh. Putol-putol. Mga 2 minutes, 3D minutes, ganun lang. Minsan nga seconds lang eh. So, pero at least nandun. Tapos, na gano'n ako, bali nag-seryoso ako. Ay, nung mga after 3, masiguro mga March, hindi ko alam kung ano i-vlog ko. Sabi ko, ginagawa ko. Tapos, minsan, nung badating ng bandang January, gumawa ako ng isang video, na break time, wala akong magawa. Tip lang, how to lower your motorcycle. O, ba't nakalain mo yung palagbayan? Yun pa yung pumato. Sabi ko, wow, dami nag-bubyo na lang. Kahit ako sana, sabi ko. Tapos doon umusad yung subscriber ko. After 3 months, 73 pala. Sabi ko, ang lungkot. 3 months? Samantala yung iba, 3 months, monetize na, di ba? May marang kikita kang ganun. Tapos, yun, si Aris Motovlog, so, naging friend ko sa Facebook. Iyaya niya ako, so nag-collab kami. So actually, siya yung unang mga nakakollab ko sa mga motovloggers. Eh, friendly rin si Aris, ang dami rin kilala mga vlogger. So hanggang sa, yun, mayat maya, aya, nag-aaya tayo, nag-aaya. So pasama din naman ako nasama kasi isa rin yung sa napulot kong tip eh, na kailangan makipag-collab ka rin sa iba para makita ka rin sa ibang channel. Kasi once na, kumbawa, subscriber niya, pero hindi mo subscriber, makita ka doon, maku-curious. Pwede ngayon i-check yung channel mo. So magiging aware sila, pwede ka rin i-subscribe, di ba? So ganun. So maganda rin yung effect ng collaboration. Tapos, yun, pagdating ng June, yung mag-start kami kay Reed, yun na, tuloy-tuloy na. Actually, nung bumagal yung subscription ko, natukso rin ako pare, marupok eh. Natukso rin ako sa sub to sub pare. Kala bandang uli, napupuyat ako. Hindi na ako nakakatulog. Tapos
Eh, minsan nga, nagnanakaw pa ako pag break time, saka ako ginagawa yung pag-edit. O, di ba? Di ba teacher ka, sir? Hindi, ano ko sa opisina ko, sa registrar ako ng San Beda College. San Beda? So, din ako, 25 years na ako ron. So, yun. Di... Asan na lang sila, Babs? Mas nauna pa nga dumating sa akin yung ano yung dumami yung subscriber ko. Dumami yung subscriber ko kasi dahil sa content. So guys, importante na yung content nyo. Hindi pa yun, later na yun. Ang content ko talaga talaga nung una na talagang pinapanood yung mga tutorial ko. Tutorial doon sa motor, sa essay. Kasi ako, nag-aanap din ako ng kung paano yung gagawin sa motor ko. Hindi ako makakita sa YouTube, puro essay, essay ang meron. So, naisip ko, papatok to, kasi ako lang ang meron. Ako lang eh. So, kaya dumadami yung subscriber ko dahil dun sa pag, sabi nga, mga niloloko nga ako ng mga kasama ko dun sa Manila, meron kasi dyan, sinisira yung motor eh. Makapagpa, ano lang ang subscriber. Ay po, mahirap yun. Mas magastos yun. Ay, dako, nasaktan yata yung katabi mo. Aray, hindi, hindi naman actually sinisira. Talaga kasi, siraan na eh. Hindi ko, alam ba, maputol na yung klaso ko yung ano. Magpapalit ka din lang, hindi, imagine mo na. May na-offer ka pa, di ba? Chase, oh. Kapalit lang ng gear oil, laga ano. Oo, oh, ay, yan ang motor vlog eh. Yan ang motor, tsaka vlog. Yan ang ano. Oh, so yun, sinatanong ako, ano ba yung ibig sabihin ng vlog? Oh, ang ibig sabihin ng vlog, video at tsaka lag. Ah, video recording. Video log. Vlog. Video lag. Kaya lang tinawag na vlog. Oh. So yun lang, yun lang kasi yun. Pero, kailangan ko pang ma-discover si Mocha noon. Eh si Mocha, nati TV, tinatanong, vlogger ka ba o ano? Yung vlog sa vlog? Oh, di ba na vlogger si Mocha, di ba? Eh, peka, ano siya, government official din siya, di ba? Bawal yun, iba bawal yun? Eh, kaya nga siya na-issue eh. Kasi nagagamit niya yung YouTube channel niya sa influensya niya. Ano ang ano noon? Ang vlog noon parang sa Facebook lang ng page niya. Oh, sige, ganoon pa rin, nagba-vlog pa rin siya. Pero monetize din 'yun. Oh, ngayon, eto na dumating na nung September 27, na-meet ko yung requirement ni YouTube. 1,000 subscribers. Actually, inabot pa ako ng mga 1,300 yung subscriber ko bago dumating yung aking watch time. Nauna huling watch time. After 3 days, na-monetize ako. Ang bilis. 3 days? After 3 days, monetize ako. Oh, sarap. Kasi yung iba, kaya nagtatagal. Dahil, ano, hindi, dahil sa siguro sa, minsan, yung mga video nila, hindi kanila. Grab wait lang. Ako kasi nung bago ako nag-create ng YouTube, inaral ko muna yung paano, ano kailangan. So ano ko, bumili ako ng bagong SIM card. Gumawa ako ng Yahoo, Gmail, gumawa ako ng Google account tas YouTube. So natapos ko na yung first step. Create ako ng YouTube. Tapos Matic in AdSense ko. Pwede 'yon? Pwede. Pwede 'yon. Minati ko na kasi sabi daw kasi baga, ang iba ginagawa, gagawin ng video saka i-AdSense. Pero sabi nung baga, past 12 months. Kasi sakto, nung first upload ko, AdSense na ako, pero hindi pa ako nun ano, na parang... Not enabled pa yet. Oo, not enabled pa. Actually ako, ako yung mga ginibo ko sa bago account ko. Nung ako, na-discovery ko yung pag... May bayad yun, diba? Wala. Na-discovery ko yung pag-apasok sa AdSense. Kasi nung una, wala pang 100 subscribers. Hindi ka pa pwede. Alam mo yung subscribe, check watch hours nyo. So nung pumasok na, naging 100 subscribers. Na nag-enable yung pag-apply ko sa monetization, sa AdSense. Sabi mo, kung may AdSense ka, kung may video lang ako. So ngayon, nung in-apply ko na, tuntuan na ako, gumuusad na. 1, 2, 3. Pagdating sa 4, you have to have at least 1,000 subscriber and 4,000 watts hour of time para ma-review yung channel. Sabi ko, dito tayo nagtagal. Sabi, nalungkot ako pagdating dun. Sabi ko, kasi yung una mga na-monetize, pare, ang na-monetize sila dahil ang rule ni YouTube, 10,000 views lang. Attractive. Oh, yung mga una, kaya sabi ko, kung maaga ko itong kaya yung mga naunang mga sumikat, yun, madali silang na-monetize. Kasi yun lang ang requirement. Eh, ngayon, humirap. Isipin mo. Tapos, ito na. After 3 days na-monetize na ako, saka ngayon nag-boom yung video na yung LTO memo. Actually,
nung na-monetize ako, ay nung na-reach ko yung requirement ni YouTube, that start na yun. 200 views a day, 400. Pas, after 3 days, ang views ko, 5,000 a day. Ano na nga ngayon, Mari? 115 views. 115,000 views. Tapos eh, gawin mo, ang likes niya, 1,200 likes. Sabi ko, sa YouTube hindi ako maka 200 likes eh. Sa FB, 1,000. Hindi ko kilala yung mga yun. So, yun. Tama-tama, nung nag-viral yun, na-monetize ako, sabi ko doon sa kasama ko, pare, turuan mo ako maglagay nung ano, kasi more than 10 minutes video. Turuan mo ako maglagay ng ano, ad sa gitna. Kasi ang, pag na, ano ka na, monetize ka na, lahat ng video mo magkakaroon ng ads, pero isang ads lang yun. Yung sa unahan lang ng video. Pagbago mag-view. Yung hulihan, hindi yata. Wala pa. Ikaw pa rin maglalagay nun. Ay, so magtitig na ka pa ng ads mo? Oo. Kaya pa lang ibaratrat ang ads. So, ganito yung rules sa ads. So, isishare ko na sa inyo. Below 10 minutes, isang ads lang ang pwede mong mailagay. At the most, dalawa kasi so, yung dulo. Video content mo na, more than depende sa minutes. So, 10 minutes pataas, unlimited na. So, let's say, may mga video pa ng mga, let's say, kantra ng cover lang ng 3-3 minutes. May advertise yan, isa lang. So, ang 10 minutes kasi, 10-minute video, pwede mong lagyan ng ads sa umpisa, sa huli, tsaka sa gitna. Ang tawag dun sa gitna, ad breaks. Ngayon, ikaw ang mag-decide kung ilang ad break ang gusto mong ilagay. Let's say 10 minutes. Gusto mo every 2 minutes. Yun yung nakakainis. Every 3 minutes. Nakakainis yun kapag ikaw ang, pag hindi mo channel yung ano. Pero pag channel mo, tapos sa iyo, di ba? Lalo na kung bubuin. Baka kahit i-skip ko, mag-commercial siya direct ha. Oo, kasi makikita. Ay, kung in-skip ko. Ngayon, sa ads, merong 4 na klaseng ads. Na pwedeng mag-appear sa video mo, ito yung skippable ads. Non-skippable ads. Ito yung skippable ads, after 5 seconds, may lalabas. Skip. Ngayon yung skippable ads. Ngayon yung non-skippable ads, ang lalabas sa video mo, video will play after the ads. So yung mga 6 seconds lang yun. So yun yung unskippable. Tapos meron yung display ads. Yung mabon na may video kami, lalabas din na parang rectangular bar na ano. So yun. Tapos yung meron pang isa, nakalimutan, caption nata na ads. So, 4 na ads na klase. Pero yung skippable ads, hindi automatic yun na naka-check. I-check mo talaga yun para lang magkaroon. Pwede rin, puro skippable ads ang ilagay mo. Ikaw din mamili yun. So, yun ang, kung halimbawa, ang video mo, 20 minutes or 30 minutes. Ako hindi ako naglalagay ng every 2 minutes. At least every 3 minutes kasi nakaka-paste. Gusto ko lang naman. Saka yung iba naman, nilalagay nila doon sa kung saan. Kasi di ba sa alam na itik natin. Makita naman natin kung saan yung bumitaw yun. Ay, what the fuck? Di ba yung mga, ano yun, mataas, mababa. So yung mababa, sabihin doon, wala na. Hindi na sila nanonood na. Doon ka sa mataas, doon ka maglagay ng ads. Kasi doon, madalas yun ang hindi nila ini-skip. Pag sa video, ano yun yung mga suspense na. Kunwari, ads dalawa, may set ikan, set uniform. Ads ka dyan. Kung napang tagi mo ba nyo? Siyempre, hintay nila kasi andun yun sa kapila. Ngayon, pwede rin kumawa ng mga 2-minute o 1-minute video. Yung sinasabi kanina ni Pausta, teaser. Oh, ginagawa ko yun. Parang may, habang ini-edit mo pala yung video mo, maglagay ka ng parang intro na maliit. Parang, ano, kasi mas tinatapos nila yun eh. Mas pinanunood nila ng buo yun, mga 1-minute, 2-minute video. Mas pinauubos nila yun. Kasi, yun, parang summary ng video mo yung makikita nila eh. Sasaka mo ngayon, ipapasok ngayon yung buong video. So, ano na sila, kumbaga may idea na sila, pwede nilang panoorin yun lang. Yun ang mga tip dyan sa monetization. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng video mo pwedeng ma-monetize? Pwedeng hindi.
Kasi, diba kahit ako, nung na-monetize na ako, may video ako na hindi na-monetize. Walo. Walo. Yung may copyright dyan. Yung apat, with copyright claim. Yung mga music na ginamit. Yung apat, talagang not suitable for so, for advertisers. For advertisers. Kumbaga, parang hindi susuportahan ng mga advertisers yung video mo. So, ang ginawa ko doon, pina-review ko sa YouTube. Kiklik mo yun, may option naman eh. Nasabi, manual review. Submit for manual review. Tapos, kung wala naman siyang community guidelines talaga na, after kinabukasan, bisan niya, wala pa kinabukasan, maghapon lang. Approve na, monetize na yun. Pag-vlog yan muna kagad ng video. Ah, madali lang siya, sir. Madali lang. Ngayon, yung copyright, yung copyright claim naman, madali din lang. Ang mga copyright claim, it's either na palitan mo yung background music mo, o i-mute mo. Yun ah. Nangyari yan sa akin. Sir, meron siya kasi hindi mo siya i-mute. I-dispute mo lang siya. Oh, pwede rin. Oh. Pero mag-ano ka, maghihintay ka ng 30 minutes. Kung panalo o talo ka sa ano. Oh. Kung panalo o talo ka sa... Meron yun eh. Oh. Yung ano, yung kanta ng ano, ng December Avenue, ano kayo. Ako nga! Nag-charity ako. Ang tugtog ng mga bata, Baby Shark. Ang background music lang yun ah. Nakakapirin ako! Hindi, ang ano yun, pwede yun! Pwede mong i-contest yun, ang sabihin mo, ang reason mo, it's public ano. Oh, background. Public background. Kung baga public event yun, galing sa public event, hindi mo pinasok sa music mo yun. Baby Shark? Na-capture ng video mo yung music, pero hindi mo siya ginamit na music. Ang ginawa ko noon, pili na lang ako sa YouTube yung mga kanta. Pili na ako doon. Ay, kung naman bagay sa Baby Shark yung hip-hop, nasa gumagano. Kaya nga ganun. Dispute mo siya. Dispute mo. Sabihin mo, it is from the public, public background. Public place kasi ka, nag-video. Na-capture. Kaya pala yung ibang motovlogger, yung mga, hindi mga motovlogger, mga vlogger lang baga na naglalakad sa mga mga. Inuulit-ulit yun. Ang dahil mong content, ha? Sabi na muna ako kasi baka solid yan, pare. Ganoon sila. Informative yan, eh. Takot sila sa mga aming background music. Informative yan, eh. Channel mo ako panoorin. Pero pag sa mga malaking event na charity, hindi ko naman makapastop kasi sound system yan. Hindi ko naman makapastop. Hindi ko naman makapastop. Tapos pare, ito yung mga tip pa dito. Mga tip sa paggawa ng video. Kasi ako hindi naman, kasi sa editing, wala naman tayong masyadong skills ako, hindi ba kung nakahanan sa mga ganyan. So, importante, una-una, dapat nasustansa yung pinagpo, informative or educational. Pangatlo, entertaining. Entertainment, diba? May entertaining yung video mo. Kasi bakit yung may mga pro, ang lalaki ng views, diba? Parang mga kasustansi. So, una-una talaga na meron yung content. So, pangalawa, yung thumbnail. Importante yung thumbnail. Kasi, kumbaga sa babae, pare. Ano yun? Yung itsura muna nakikita mo, di ba? Ta-attract ka na, di ba? Sa itsura. Hindi mo pa kilala yung tao. So, ganun din sa vlog. Ito ha, huwag mo i-face reveal. Papasabit yan, bae. So, sa ano muna, sa thumbnail, dapat sa thumbnail pa lang, maganda na sila. Para ma-attract na kagad sila. Okay? Pangalawa, siyempre, yung title. Dapat yung title mo, catchy din. Kasi, actually, minsan maraming glog na pare-pareho, pero makita mo yung title, iba-iba. Yeah. Kasi iba-iba yung atake. Isipin mo kung, uragon mo ito vlog. Ilan tayo, uragon dito. Kung lahat yung ginamit natin. Hindi, di ba? Copyright din. Hindi naman, kaya lang ibig sabihin, magra-rank yun. Magra-rank tayo. Ang ranking kasi, kung sino yung nasa itaas, yun ang pinaka-rankuan. So, ang bago ba nagra-ranking ang YouTube? So, nagra-ranking siya unang-una sa content, pangalawa, thumbnail. Pangalawa, title. Pangatlo, title. So, dapat title. Importante yung title. Oh, thumbnail. Kasi, dapat, isisink mo yan eh, yung thumbnail, title, description. Kung ano yung nasa thumbnail mo, dapat hanggat maaari, nandun din sa title mo at makikita din sa description mo. At makikita rin sa content mo. Kaya pag nagsync lahat yun, pwedeng tumaas yung ranking ng mo. Kaya mamaya, yung mga logo, tapos yung sa uploaded video, lagay mo yung mga panglima yung tagging.
Alam niyo ba yung tagging ginagamit niyo ba yun? Naglalagay kayo. Napaka-important. Yung tagging? Ha? Nalaban? Hindi. Bakit papaban yun? E ba't nandun sa option? Sa comment section sa baba. Ah, ay, kita mo rin yung dun. Akala ko mag-ano ka. Pag mag-upload ka. Di ba, pag nagawa-gawa ka ng bell, title, description, tapos pangatlong box, tag. Doon ka maglagay ng tags. Yung mga ano, YT channel nila, pwede doon. Hindi, yung keywords, ilagay nyo doon sa description, sa baba. Sa baba. Lahat ng keywords na pwede nyo maisip na pwedeng ma-describe sa video nyo, pwedeng makita. Lord, lahat yun, ilagay nyo doon. Tapos sa hashtag naman, ay hashtag, ay iba pa yung hashtag, no? Iba pa yung tags, tsaka sa hashtag. Yung tags doon yun sa ilalim. Ano kasi no, halimbawa, parang ano yan, Mari, parang Facebook din yan, pag tinag kita, kita sa ano? Makikita yung ano ko sa iyo, di ba? So ganun din doon ang epekto sa YouTube. Pag tinag mo siya, halimbawa tinag mo itong ano na to, event na to, Oragon event. So lahat ng magse-search ng Oragon event, makikita yung video natin. Halimbawa, vlog ko to, pero tinakatag din kay Pops Panda, nakatag din kay Ritaso. Pag nag-search pa, nag-view ng channel ni Ritaso, pati yung video mo, pakikita din dun sa kanya, lalabas dun sa suggested video. Sa gilid na yun ang importante ng tagging. Lalo na kung big time yung ano, lalo na kung big time yung makasama mo, di ba si... Si Greasy Rider, para Red Sweet Potato. So, itag mo si Red Sweet Potato. So, pagka lahat na nanonood kay Red Sweet, makikita rin yung video mo. Mas nahilang ako yung ano, nung tinag ni Casey yung mga Facebook channel namin. Gulat ako dumami yung subscribers ko after yung pag-post yun. Sinashout out. Kaso na na-copyright yung video niya. Nire-upload niya yun. Ah, nire-upload niya. Iba ng title. Baka may Godzilla kasi yun. May Godzilla siya doon. Pero nandun pa rin yung links natin. Ah, maganda. Pero ano, tapos, yun ang ano doon. Tapos, yung mga link, halimbawa katulad yan, pwede tayo. I-promote natin yung mga kasama natin. Nagay natin yung link nila sa description. Copy nyo yung mga URL nila. Huwag kayong maniwala. Channel, kasi ba yung link. Para yung gustong mag-search sa inyo, kung nalang titingnan, tapos click nila, didiretso na sila doon sa channel nyo. So isa yun sa mga... Kagaya niya no, yung music na yan. Pag yan narinig na naman sa YouTube ah. Naiwasan mo ng copyright sa music. Basta sa link niya, ibubutang sa description. Ipipaste mo dito. Meron na yung sabi dyan, yung tawag, i-credit mo. Credit. I-credit mo yung may-ari. Pwede ko magamit, credit mo lang. Yung sa link mo na, so pangarang kang mupunin na ilalagay mo yung description. YouTube link. So yun lang, alam mo kasi sa YouTube, pagka hindi ka talaga marunong, hindi mangyayari sa iyo, pero aaralin mo din lang eh. Dahil nandiyan na tayo eh. Kumbaga sa tubig, nabasa na tayo eh. Yun lang yan. So yun yung mga tipo, iwasan nyo yung pare yung sub to sub. Kasi yung sub to sub na yan, yung mga makakasab-sab to sa inyo. Yan ang una at huling beses na manunod sa inyo. Mabuti kung balikan pa kayo niyan pakatapos. Pero may kakilala ako, nag 4K watch hour na siya, mababa pa yung subs niya. So ang ginawa niya, nakipag-sab to sub siya. Kasi monetize siya. Kasi ahabol niya na yung ano eh. Nag-ahabol na siya eh. Ang pangit kasi, mataas yung subscription mo, tas wala kang watch hour. Ibig sabihin, wala nanonood sa vlog mo. Diba? Yung kanina? Sabi ko na siya. Hindi nag-on. O na nasira? Dalang beses siya nahulog. Anong camera yan? 4K. Ay, palitan na daw kasi. Sa akin nga nahulog. Yung dali naman yung lens. Nahulog. Ako may microscope. Ayan, no. Ay, lalo papapalit na yan. Kaya nga, Evo Philippines, uy, yung helmet mo, biyak na, palitan mo na yan. Na-accident ako nito. Nagpapapalit na po yan. Ay, palit yan pagkagan yan. Oo, na-accident ako. Palitan mo na yan. Delikado na yan. Oo. Strap lang. Tapos yung pari sa pagdating naman sa ano pa, sa mga tip ko pa sa pagdating sa vlogging. Ano lang, pari yung be natural. Maging natural lang kayo sa vlog nyo, huwag yung parang nag-aarte kayo. Pakita nyo yung personality nyo. Sa akin yung ano yung... Oh, face reveal! Kasi pare, yung mga subscribers ngayong panahon, nagbe-base na sila sa personality nyo. Kasi minsan may mga maaangas, gusto nyo ba? Sa akin, Paps!
Sir, isapat natin sa yung ID channel natin. Ano ba yung channel? Rider Galang! Galang Rider PH! Subscribe kayo kay Rider Galang! Galang Rider! Hi! So ayan mga kagala, tapos na yung ano, tips ni ano, Red Dragon Rider sa... Kasi siya lang yung nag-iisang na monetize sa amin dito sa Rabbit Motor Vloggers. Nagsisimula pa lang kasi kami lahat eh. Kaya, ayun. Nagbigay ng tips si ano, The Dragon Rider. Shoutout sa'yo. Ayun siya. Thank you, Idol, sa tips. Makakatulong yun sa ano, sa lahat ng nagsisimula pa lang sa Rabbit Motor Vloggers. Sa lahat ng gusto mag-vlog, yun yung simple tips. Panoorin nyo itong video na to. Para ano, makakuha kayo ng idea sa pagbablog. Ayan mga gala. Banding and tips giving yung nangyari ngayon. At may naantay pa tayong isang ano, isang bigatin si Moto Sakto. Wali papunta pa lang daw siya dito. Kaya update ko na lang kayo mamaya mga kagala. So ayan mga kagala. Bali nabot na kami ng gutom kaya na namin naantayin si Moto Sakto sa sentro ng Ligaw. Bababa na kami dito sa ano, hindi na kami umikot kasi yun nga mainit na. Kaya doon na lang mapapahinga na kami ulit. Pahinga ulit, lagi na lang pahinga. So pababa na tayo. So ayan mga gala, dito na kami sa parking area. Pupunta kami ng sentro ng Ligaw para kumain. Dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Thank you sa ano, napaka-informative na tips na galing kay ano, si Idol Red Dragon Rider. Salamat, makakatulong yun sa lahat ng motovloggers, mga motovloggers na mga bago pa. Natutunan mo. Siyempre, sa iba pang gusto mag ano, mag-vlog. Nagsimulan ng vlog, motovlog. Ano mang vlog. Nakakatulong yung mga tips ni